isang kakanin recipe na naman po ang i-share ko po sa inyo ngayon. Itong recipe na to ay sobrang mabili po ito, lalo na kapag mga okasyon kagaya ng Pasko, New Year, ganyan, lalo na pag may birthday din or kahit na simpleng salo-salo, hindi po nawawala ang kakanin na ito. So ngayon naman ay i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng bibingkang malagkit. Hindi po ito nakakaumay at hindi rin po ito sobrang tamis dahil ang pinakakanin nito ay hindi po natin nilagyan ng asukal. At sobrang dali lang pong gawin nito, mga kasosyo. Gagamit tayo dito ng 1 kilo or 5 cups ng malagkit na bigas. So ang gagawin ko lang ay huhugasan ko po ito. And then maglalagay ako ng 6 cups ng water. Ito ang ipansasaing natin sa kanya. Sisasaing po natin ito sa katamtamang lakas lang ng apoy. And then kapag luto na po ito ay hindi na po uli natin ito lulutuin na may asukal at gata. So ilalagay na natin siya dito sa ating tray. Gagawa na tayo ng ating pinaka-topping nito. Gagamit ako ng 3 cups ng coconut cream. Ito po yung unang piga. Pakukuloyin natin ito at kapag ganito na ang consistency niya, yan, kapag ganito na siya, parang may buo-buo na siyang namumuong latik ng konti, ay ilalagay na natin ang 3 cups ng dark brown sugar. So haluin po natin ito. Maglalagay din ako ng 1 teaspoon ng salt para lumabas ang kanyang tamis talaga. Okay, so kapag ganito na ang consistency ay ipapatong na po natin ito sa ibabaw. So set muna natin ito ng mga 30 minutes bago natin ito hiwain. So after 30 minutes, ihiwain na natin ito. To hiwain natin ito, depende kung gaano kalaki ang gusto nyong hiwa. Kung pambenta nyo man ito, hiwain nyo po siya ng tama lang sa pambenta. Okay, so ito na nga po ang ating bibingkang malagkit, mga kasosyo. So ayan po, sana po nagustuhan nyo ang aking recipe for today. Tamang-tama lang po ang tamis nito dahil balance lang po ang kanyang lasa dahil matamis yung ating topping and then matabang naman po ang ating kanin. Sana po nagustuhan yung aking recipe. Thank you for watching. Bye!